What is up sa inyo mga katongo dyan? You know who this is. It's your boy Katahong. O ikaw ah, nanonood ka na naman, hindi ka pa katahong, you better hit the subscribe button and hit mo na rin yung bell para maging katahong ka na. Ano pa bang gagawin natin? Simulan na natin to. Sagutin natin ang mga katanungan ng mga katahong natin. Let's go! Tara na! Wow! What's up mga katahong? Ito ah, itong tanong na to nang galing kay Denver Apostol. Katahong, sana manotice mo ako. Petitioner kasi ako. Nag-aasikaso pa lang ng mga paper. I have a question, dream ko talaga pumasok sa army. Di naman sa minamaliit ko ang bansang Pilipinas kasi kakunti pa lang ang mga gamit dito sa PH. Bala ko pag nandyan na ako sa US, did ko talaga mag US Army o Marines, kaso nga lang unti pa lang knowledge ko sa pag-i-English. And hindi pa ako nakakaintindi ng English. May chance na ba akong maging US Army o Marine? Thanks. Sorry kung mahaba. Ha 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 ha. Denver, that was a really good question, bro. So you're asking me, do you have to be good at English in order for you to join the service? Katahong! Ako nga eh, hindi nga ako marunong mag-English. Kahinaan ko yan. Kahinaan ko yan! Hindi ako gumagamit ng mga big words. Ang mga big words ko lang ginagamit, hello, how are you? Thank you. Kahit ako, katahong ha, mahina ako sa English. Okay? Kaya lang ako nakapasa sa ASVAB. Okay, may exam kang kukuhain dyan. Okay, ang pinakamataas, Coast Guard, 45. Sunod dyan, Air Force, 36. Navy, 35. Yan yung score na iti-take mo yung exam. Pag pinagsama-sama, hindi na tayo lang FAQT or ASVAB exam mo. So yung Army, 31 lang. So kayang-kaya mo yan. Hindi mo naman kailangan magaling mag-English. Galingan mo lang sa math. Kasi ako, ang score ko nga sa English, bagsak, sa math mataas, kaya hinatak, nag-balance out, diba? Oo. Balance, kaya ako nakapasa. So kung alam mo yung weakness mo ang English, medyo magsimula ka lang mag-read ng mga books, di ba? Okay, so kung ano yung weakness mo, just work on it. Pero hindi na importante na magaling ka sa English. Alam mo, eto ah, dapat Marine ang pinasok ko. Tumawag ako nyun, I think walang sumasagot sa Marines. Tingin ako nyo sa yellow page, ang sinunod kong tawagan ay Navy. Kaya may sumagot, tapos sabi, pipick upin niya raw ako, pinakain pa ako. Sunod-sunod na yon, doon nagsimula yung recruitment sa akin. So katahong, ha? Hindi mo kailangan magaling sa English. You know what I'm saying? Joke lang. Basta willing kang matuto, ha? Humble ka, lagi kang sunod ng sunod, hindi is not gonna be a big factor. Alam mo, may kasama kong Puerto Rican. Okay, hindi talaga siya as in walang alam sa English. Kaya siya nakapasok sa Navy dahil runner siya. Tinesting ko siya nung tumakbo na kami. Kasama ko siya sa bootcamp sa Navy. Puerto Rican. Wala siyang alam na English. Ang bilis talaga tumakbo. Pangtakbuhan talaga. Tinesting ko talaga siya nung nag-test na kami sa run. Hindi ako makahabol. Ang laki ng agpat. So anyways, mga tong katulad niya, hindi siya marunong mag-English. Kasi tayo mga Pilipino, halos lahat naman ng mga signboard, TV, commercial, puro English. So, madali ka na ma-acclimate dyan. So, huwag kang mag-worry about English. Ang worry mo lang, habang nandiyan ka pa ngayon sa Pilipinas, mag-review ka yung ASVAB na libro. I-review mo yan, galingan mo sa math. Kahit bagsak ka sa English, basta pasado ka sa math, mahahatak yan. Kung hindi mo naman kayang galingan sa math, weakness mo yung English, why you start studying now? Yung mga synonyms lang naman, tsaka mga word paragraph. Sana katawang nakatulong sa itong video na to. Huwag kang matakot. Maganda yung naisip mo, Denver. Pasukin mo yan, either US Army or Marines. Kaya mo yan, ha? Hindi naman mataas yung kailangan nila sa score sa ASVAB. Make sure right now, mag-practice ka na ng ASVAB na libro para pagdating mo dito, praktisado ka na, pagpunta ka na sa recruiter. Pagdating mo kasi sa recruiter, papakawain ka ng test niyan. Pag nakita niyang kaya mo yung actual exam, dadaling ka na ngayon yan sa MEP station kung saan doon ka kukuha ng actual exam. Okay, doon maalaman kung ilang yung score mo, kung pasado ka o hindi. So right now, mag-review ka na, pare ko. Mag-review ka, katong. Maraming pinto na magbubukas para sa'yo. Pati bintana, magbubukas yan. Lahat magbubukas. Magsipag ka lang, mag-aral ka, basahin mo maigi, intindihin mo kung ano yung kahinaan mo, tirahin mo yung kahinaan mo, then you will be fine. But don't worry about yung mga English na yan. Language lang yan. Ito ang kailangan dyan. Diskarte. Okay, katahong, ikaw nanonood ka na naman. Hindi ka pa katahong, make sure you hit the subscribe button. Hit mo na rin yung bell para ma-notify kung mayroong bagong video si katahong. Ano pa bang gagawin natin? Let's go! Tara na! Wow!